Alhamdulillahi wa bihi nasta'in, amma ba'd, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang lahat ng papuri ay tanging sa Allah subhanahu wa ta'ala lamang. So ngayon ay nais kong talakayin sa inyo ang tinatawag na fadlu fil khul'i. Ito yung patungkol sa ang hihingi ng hiwalay ay ang kababaihan. Pero so bago yun, kung bago ka lamang sa YouTube channel ko po ay pasubscribe na lang din po para po ma-update ka po sa iba nating talakayin patungkol sa mga ganitong usapin. So, ngayon napakahalagang topic itong tatalakayin natin dahil ito ay karamihan sa katanungan ng mga kababaihan patungkol sa hiwalayan o yung babae ang unang-unang hihingi ng hiwalay. Unang-una dito, ano ba ang ibig sabihin ng khul'u? Ang khul'u ay yan ay jaiz. Wa tamliku bihil mar'atu nafsaha. Ito ay pinahihintulutan ng Islam at walang gumagawa nito maliban sa babae na siya ay makikipaghiwalay. So, ito ay pag ang babae siya mismo ang hihingi ng hiwalay ay wayajuzul khulu'u fit tuhri wa fil haydis. Siya man ay nasa kagitnaan ng malinis o siya ay nasa rigla ay pwede siyang makipaghiwalay. Yan po. Yan po yung pagkakaiba sa ibang uri ng mga talak. Yung mga talakul bayun al-maynuna asugra at saka yung kubra, yan po ay hindi po pwedeng makipaghiwalay ang babae pag siya ay, o hiwalayan ng lalaki yung babae pag siya ay nasa kalagitnaan ng rigla. So pero, pag yung khul'u, yung babae mismo ang hihingi ng hiwalay ay kahit na siya mismo ay nasa kapalahunan ng rigla ay pwedeng makipaghiwalay ang babae. Ngunit, sabi dito, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, pag ang babae ay humingi ng hiwalay, ay dapat ito ay dadalhin niya sa mahkama, ay sa mga nagbibigay hukom o sa mga kamal. Yan po yung una. Pag ikaw mismo na babae ay hihingi ng hiwalay, ay pupunta ka dun sa mahkama, itataas mo o dadalhin mo dun yung iyong problema at sasabihin mo dun na ikaw mismo ay makikipaghiwalay at doon ka hahatulan ng mga kamal, ng mga mahkama, tapos titignan nila kung yung reason mo ba na pakikipaghiwalay sa asawa mo ay katanggap-tanggap po ba at pwede bang iwalayin mo ang asawa mo tsaka hindi. Dahil alam natin ang sinabi ng propeta sallallahu alayhi wa sallam ay la yajuzu lil mar'ati an tatluba at-talaqa illa 'inda wujudi ma yad'u ila dhalik kasu'i mu'amalati az-zawj aw karahatiha bihaythu taghsha tadiyu haqqihi. Hindi pwedeng humingi ng hiwalay ang babae maliban na lamang kung ito ay may malaking rason katulad ng pangit yung pakikitungo sa kanya ng asawa niya o ito ay kinamumuhian ng babae o mga takot siya na hindi niya maibigay yung karapatan ng kanyang asawa. Sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, rawahu Tirmidhi wa Abu Dawud wa Ibn Majah an Thawban radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, sabi dito, ayu mamra'atin sa'alat zawjaha talaqan fi ghairi ma ba'sin faharamun alayha ra'ihatul janna, sahahu Albani fi sahihi Abi Dawud. Sino man ang babae, sinabi ng propeta sallallahu alayhi wasallam na hihingi ng hiwalay mula sa kanyang asawa na min ghairi ma ba'sin, walang mabigat na dahilan, ay ipagbabawal sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala ang paraiso. Napakalaking kasalanan mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Yun po. Ngunit kung ikaw ay may malaking dahilan katulad ng nangyari sa asawa ng isang sahabi si Thabit bin Qais, base dito sa lama rawahu al-Bukhari an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna imra'ata Thabit bin Qais
أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين ولكني sabi dito أكرهُ الكفر في الإسلام. Yung asawa ni Thabit bin Qais ay dumating sa propeta sallallahu alayhi wa sallam at kanyang sinabi, ya Rasulullah, ay pumunta ako dito para makipaghiwalay sa aking asawa na si Thabit bin Qais, hindi dahil sa masama yung kanyang ugali o hindi dahil sa wala siyang relihiyon. Kung ibig sabihin, maganda yung ugali ni Thabit bin Qais at nasa kanya ang din. Ngunit sabi dito, walakin ni sabi niya, akrahul kufra fil Islam. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, ataruddina alayhi hadiqatahu? Qala na'am. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, iqbalil hadiqa wa talliqha tatliqa. Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, sinabi ni Ibn Hajar, ay la uridu mufarakatahu li su'i khuluqihi wala linukusani dinihi, zada fi riwayatin walakinni la utiquhu bal waqa'a at-tasri bi sababin akhar wa huwa annahu kana damimul khilqa. Bisabihin dito, yung asawa ni Thabit bin Qais, nung dumating siya sa Rasul sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, hindi ako nakikipaghiwalay, hindi dahil sa wala sa kanya yung relihiyon o pangit yung kanyang ugali, pero sabi niya, natatakot ako na hindi ko kayang ibigay yung karapatan niya sa akin, dahil sabi ni Ibn Hajar, ang dahilan ng pakikipaghiwalay ng asawa niya ay dahil sa itsura. Ibig sabihin, dahil ito ay hindi gwapo o hindi niya nagugustuhan, so pumunta siya sa Rasulullah at sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ataruddina alaihi hadiqatahu, sabi niya, yung ibinigay niyang mahar sa iyo na hadika, yung mga gardin na ginawa niyang mahar sa iyo, ay ibabalik mo ba? Kung sakaling tatawagin ko si Thabit bin Qais at makikipaghiwalay sa iyo, maibabalik mo ba? Fakalat na'am, sabi niya, oo ya Rasulullah, sabi niya, iqbalil hadika, sabi niya, ibigay mo ang hadika, sabi niya, watalikha tatalikat, hiwalayan mo siya. So doon pa lang ay naghiwalay na sila. So mga kapatid sa pananampalatayang Islam, para malaman natin na ang kung ikaw mismo na babae nakipaghiwalay ay maibabalik mo yung mahar na hiningi mo sa kanya o yung naibigay niya sa kanya. Basahin natin. Sinabi dito, wa huwa lafdu yadulu ala furkati bi'iwadin maqsud raji'ul li jihati zawd كأن تقول زوجة خالعني أو طلقني أو خلصني على هذا من الدراهم فيقول لها خالعتك أو طلقتك أو خلصتك على هذا من الدراهم وهو نوع من الطلاق. Ito yung lafad na sasabihin ng babae sa kanyang asawa ay hiwalayan mo ako sa halagang ito o sa dami nitong pera na to o mahar na to at hiwalayan mo ko. So sasabihin ng babae, tinatanggap ko at hihiwalayan kita sa alaga ng pera na yan. Okay. So sinabi dito ay walang pagkakaiba, wala farka bayna an yukhali ala sadaqa wa ala ba'dihi aw ala malin akhar sawa'un kan aqal min sadaqa aw akthar. Ay kung hihingi yung lalaki ng ibang dagdag doon sa mahar, halimbawa ang mahar mo lang ay 20,000. So ngayon sabi nung lalaki, hihiwalayan lang kita kung gagawin mo itong 40,000. So yun, walang problema, la ishkala fihi, walang problema yun, pinahihintulutan yun ng Islam. Ngunit ang jamahirul ulama, kung ano yung binigay mo, o kung ano yung binigay niya sa iyo na mahar, nung pinakasalan ka niya, ay yun lamang ibibigay mo. Ngunit kung hihingi ng ibang halaga yung lalaki para makipaghiwalay lang sa iyo, ay walang problema, pinahihintulutan yun. Dahil ikaw yung hihingi ng, hiwalay, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. So ito po, para malaman natin, ano ba yung mga dahilan na pwedeng humingi ng hiwalay na khulu'u ang babae. Okay. Yung kanina, alam natin kanina na ang dahilan lang nung asawa ni Thabit bin Qais ay dahil lang sa kanyang itsura, dami mulwaj. Oo, dami mulwaj, sabi dito. Ngunit sinabi dito, para malaman natin, ang hiwalay na khulu'u ay makruh. Wal khulu'u makruhun li qawlihi sallallahu alaihi wasallam, abgadul halalu ilallahi at talak. Ang pinakakinamumuhian ng Allah
na halal ang pakikipaghiwalay, rawahu Abu Dawud, wa Ibn Majah, wa sahahu al-Hakim. Okay. So babasahin natin dito si Sheikh Uthaymeen rahimahullah, kanyang sinabi, la yahilu li imra'atin an tas'ala zawjaha at-talaq illa li sababin shar'i, ay hindi pinahihintulutan sa isang babae na humingi ng hiwalay sa kanyang asawa maliban na lamang kung mayroong itong bigat na dahilan. Sabi dito, amma idha kana hunaka sababun shar'i, ay sinabi dito, lianna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam, yung binanggit natin, na sino man ang babaeng makipaghiwalay sa kanyang asawa na walang mabigat na dahilan, ay faharamun alayha ra'ihatul janna, ay ipagbabawal sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala ang amoy ng paraiso. Amma idha kana hunaka sababun shar'i bi an karahathu fi dinihi aw karahathu fi khuluqihi aw lam tastati an ta'isha ma'ahu wa in kana mustaqimul khuluq wad-din fahina la haraja 'alayha an tas'ala at-talaq. Sabi dito, kung meron siyang kinamumuhian sa ugali ng asawa niya o hindi niya kayang pakisamahan ito, yung babae, hindi niya kayang pakisamahan yung kanyang asawa, kahit na ito ay may relihiyon o meron sa kanya yung magandang pag-uugali at nasa kanya ang din, sabi dito, walang haraj, ay walang problema na makikipaghiwalay ang babae. Ngunit sabi dito, walakin fi hadihil hal tukhali'uhu mukhala'atun bi an tarudda 'alayhi ma a'taha thumma yafsikhu nikahaha. Ngunit ibabalik mo yung mahar na naibigay niya sa iyo nung kayo ay kinasal, at pagkatapos ng pag-ibigay mo ay yanfasikhu nikahaha, ay agad-agad ay mapuputol na yung kasal at wala siyang iddah. Kahit yung araw na mismo na yung sinabi ng ating mga ulama ay magpapakasal ka, ay pwede ka magpakasal sa ibang lalaki. Pwede kang tumanggap. Oh. Ngunit sabi dito, sinabi ni Sheikh Ibn Jibrin hafidahullah fi bayani ma yusawwigu talabul khulu'u idha karihatil mar'a akhlaqu zawjaha katisafihi bi shiddati wal had wa sur'atu ta'athur wa kathratul ghadab والانتقاد لأدنى فعلى والفعل والعتاب لبنيتو على أدنى نقص فلها الخلع. Una-una dito, kung yung asawa ng babae ay laging nagagalit, masyado siyang mutasyadid sa kanyang asawa, pinapahirapan niya dito, ay yan, unang-una ay pwede kang humingi ng hiwalay dyan, kapatid na babae. Ida karihat khilqatuhu ka'aybin aw dimama aw damama aw nuqsin fi hawasihi falahal khul'u. Kung ito ay kinamumuhian ng babae yung ugali ng kanyang asawa, o mayroon siyang mga aib, o mayroon siyang mga diferensya o sa mga hawasi, yung limang hawasi natin sa mata o sa makikipagtalik, ay pwedeng humingi ng hiwalay ang babae diyan. Ngunit ganun na sinabi natin, ay ibabalik niya yung mahar. Pangatlo, idha kana naqisud din bitarki salat aw tahawuna bil jamaa aw bil fitr fi ramadan biduni udran aw hudurul muharramat kazina was sukar was sima' lil agani wal mulahi wa nahwiha falaha talabul khul'u. Kung yung asawa naman niya ay asawa mo hindi nagdarasal, lagi nakikinig ng mga music o gumagawa ng na umiinom ng mga alak, gumagawa ng mga masasama, ay falahal khul'u, ay pwede kang humingi ng hiwalay. Ngunit ganun din ang sasabihin natin, ibabalik mo yung mahar na naibigay sa iyo. Pang-apat, idha mana'aha haqqaha minan nafaqa awil qiswa awil hajat ad-daruriyyatu wa huwa, sabi niya dito, wa huwa qadirun ala dalik falaha talabul khul'u. Kung yung pinigilan ng lalaki na hindi niya maibigay yung karapatan ng kanyang asawa sa nafaka, sa bahay, pananamit, sa pagkain, pangangailangan nito, ngunit may kakayanan naman yung lalaki na ibigay ito sa babae at hindi niya binigay, ay pwede kang makipaghiwalay na babae, nang tawag yan ay khul'u, sabi dito. Panglima ay idalam yu'tiha haqqaha minal mu'ashara al-mu'tada bima ya'fuha la'un, na sabi nito ay aibun yamna'ul kudratu ala al-wata fihi aw zakhada fiha aw sududu ila ghairiha aw lam ya'dil fil mabit falaha talabul khulu'u wallahu a'lam. Sinabi dito, ito yung pinakahuli, na yung asawa mo ay hindi niya binigay yung karapatan mo sa pakikipagtalik o sa
pakikisamang ugali o sinasabi natin na hindi siya makatarungan sa bawat pamamaraan kung may duwaya yung asawa mo, ay doon trade samantala binibigay sa iyo, one day lang ay pwede kang humingi ng hiwalay. Ngunit kulo, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. So yun ang sinasabi natin dito, ay wala siyang, unang-una wala siyang idda. Walang idda. Pag naibigay mismo ng babae yung pera na hiniling ng lalaki, ay yan fasikh ni kamubasharatan. Wala na yung, wala nang bisa yung kasal. Maliban na lang kung magpapakasal sila ulit. Opo, wala nang idda. Pangalawa, kailangan maibigay mo ang mahar na yun na nakikipaghiwalay ka. Ngunit may mga katanungan tayo minsan, paano ustad kung hindi ako nabigyan ng asawa ko ng mahar? So yan po ay napakalaking kasalanan. Opo, maliban na lamang kung pinatawad niya dahil inshallah tatalakay natin sa iba nating kwan yung patungkol sa hiwalayan na naman na at talaku darban sareh wa kinaya, yung si sareh tsaka kinaya, inshallah tatalakayin natin yan. So ngayon focus lang muna tayo sa kulo, ito yung mismo ang babae ang humingi ng hiwalay. So kung walang mahar na naibigay sa iyo yung asawa mo, so anong ibibigay mo? Wala kang ibibigay sa kanya, hindi nga binigay yung mahar, maliban na lang kung pinatawad mo yun at papayag yung lalaki nakipaghiwalay sa iyo na wala nang mahar at haram sa isang lalaki na hindi niya ibibigay yung pinakasalan niya ang babae, nakipagtalik lang pagkatapos ay hiniwalay niya na hindi niya naibigay yung kanyang mahar, ay kasama yan sa mga pinakamalaking kasalanan. Ittaqillah ya akhi. Ibigay mo ang mahar mo, pwede, walang problema, tutulungan ka ng asawa mo, walang problema dyan. Ang importante, ikhlas sa isang babae ang pagtulong sa kanyang asawa. Inshallah, tatalakayin natin sa susunod yung fadlu fit talak, ang pakikipaghiwalay ng dalawang babae at lalaki. Dito natin makukuha yung iba nating kasagutan. Inshallah, pasupport na lang po ng aking page. Pa-like na lang po at pa-follow na lang din po at pa-subscribe na lang din po sa aking YouTube channel para ma-update po kita sa iba kong tinatalakay. So ito po ay madhab ng Shafi'i ating binabasa. Ito sa kitab na Mutunul Ghayatu wa Taqrib fil Fiqh Ash-Shafi'i. Tabaatun jadid mazidatu wa manakkaha o munakkaha, sabi dito Alil Qadi Abi Suja. So hanggang dito na lamang, i-share natin sa mga kapatid natin mga Muslim at Muslima. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.